Romano sa hindi pa bot na kapanalig ay di ba nasabi nila ang awa. So, dahil sa awa, nagagawa mo ang isang bagay dahil may pagmamahal ka sa kanya. So, oo, ayon sa Diyos, sa mata ng Diyos ay masama ang pagkinti ng buhay. So, ang pagkinti ng buhay na may dahilan ay hindi kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan sa Diyos, ang pagkinti mo ng buhay na wala, for example nito, pinatay mo ang isang tao na hindi sa mabuting paraan. So, yan, sa mata ng Diyos ay masama yan. Dahil pinatay mo siya na wala siyang kasalanan at dahil pinatay mo siya na hindi siya nag-aano sa'yo. So, pinatay mo ang iyong mahal sa... Sabihin na natin, pinatay mo ang iyong mahal sa buhay. Pero pinatay mo siya na may dahilan. Na may dahilan na for the sake of the all. Sa ikabubuti ng lahat, sa pamilya mo man, sa sarili mo man, o kahit sino man. Oo, masama ang pagpatay. Pero... Masama na naman yan sa mata ng tao na hindi marunong umintindi sa dahilan ng isang tao kung bakit tinagawa ang ganung paraan. Base sa aming inilahad sa opposition na side, sinabi nyo na dahil sa awa, dahilan, sinabi nyo na ang pagpatay o misigiling, hindi siya kasalanan sa Diyos dahil may dahilan ng pagpatay. Kahit ano pang sabihin ninyo o kahit ano pang suhisyon nyo sapagkat pinatay mo siya dahil sa awa man o may dahilan, masasabi ko pagpatay pa rin yon at labag pa rin sa utos ng Panginoon at sa labas at batas ng lipunan. Sapagkat nakasaad doon, kahit simbahan nga luto, sapagkat nakapaloob sa utos ng Panginoon ang huwag kang papatay, sapagkat Panginoon lang ang may alam. Siya lang ang nakakaalam kung kailan at sa anong paraan tayo kukunin. So, hindi sagot ang mercy killing, kung naghihirap ang inyong kamag-anak o sino man sa inyo, sapagkat Panginoon lang at ako'y naniniwala sa Kanya na siya lang ang may alam at kung paano tayo gagawin at ano ang Kanyang plano para sa